sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Vico! Sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Para sa akin, ano, gusto ko talaga si Iyo kasi... Sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Debit ka! Ah? Debit ka! Oh! Po ma'am, taga-Kalawaan din po kayo? Yes po! Okay, ngayon nandito po kayo sa CurTV Pasig Survey Local Election. At dahil alam na po natin ang tatakbong mayor sa susunod na halalan 2022 at kung bukas ang halalan na yon, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Wala ba si Mayor Bobby dyan sa choices mo? Gusto mo ba isama ko? Okay. Anyway, doon sa dalawa, sino ang mayor mo? Para sa akin, since wala si Mayor Bobby sa choices mo, sige. Vice Mayor Iyo na lang. Hi, magandang araw po. Magandang araw po. Hindi, ito yung sinatanong ko. Ito yung sinatanong ko. Ito. Ano ang kwentong Vico Soto mo? Lako, ang number one kwentong Vico ko, simula nung si Mayor Vico na ang naging mayor namin. Dati noon, nangangarap lang ako ng bayong. Ngayon, nasa bahay lang ako, hindi lang bayong. Sinakatok lang sa pinto. Oh, talaga okay. Nga naman. Bakit dati ba sino lang yung nabibigyan ng bayong? Dati kasi, pwede ba sabihin yung totoo? Oo naman, nasa puso ko. Wala kaming bayong. Ah, hindi ka nabigyan ng bayong dati? Hindi kayo nabibigyan? Kahit nga bayong lang na walang laman, nangangarap ako. Sino-sino lang ba yung nabibigyan noon? Kung sino lang ang sinuwerte. Ah, pero ngayon, ano yung naibigay? Ilang beses ka na ba nabigyan ng pamaskong handog? Simula nung umupo siya, hindi naman ilang beses na, dalawa na. Dalawa 2019 na. Kasi nagsimula yun eh. Dalawa na, talagang nasa bahay lang, pinakatok kami kumpleto talaga. Aside doon sa ano, sa pamaskong handog na bayong na yun na natanggap mo, ano pa yung na-experience mo sa administrasyon niya? Sa administrasyong Vico, nung nagkaroon tayo ng pandemic, talagang sobrang nakatulong. Talaga siguro pinag-adya na siya ng naging mayor. Na nagkaroon ng pandemic. Dahil kung nagkataong hindi siya, baka kawawa ang mga tao. Oh, kaya naman, sa darating na 2022 halalan, sinong mayor mo? Siyempre, Vico pa rin! Salamat! Okay, magandang araw po. Magandang araw din po. Oh, talaga pa, para maraming marites. Ayan o, dito pa. Maganda dito para maraming marites. Para, dikit-dikit para sabay-sabay cremate. No? Pilitin mo po ako na wag dyan. Dito ka na lang, madam. Dito na lang. Okay na dito. Ayan. Dito ka dito. Ayan. Sabanit talaga. Kayo po ay nandito sa CurTV Pasig Survey Local Election. Kung election na bukas, at kilala na natin kung sino ang tatakbong mayor, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Mayor Vico. Ano ang kwentong Vico Soto mo? Si Mayor Vico kasi marami nagawa sa Pasig din. Bukod sa maaga ng pamaskong handog niya, maraming benepisyo dito sa Pasig. Tapos nakalapit na rin ako sa niya. Saan ka nakalapit niya? Sa opisina. Saan ba yung opisina niya? Sa Pasig din, sa may bahay. Nasaan ka ba ngayon? Santolang, Pasig. Okay, so anong ginawa mo din sa opisina niya? Hinabit ko po yung reseta ng anak ko. So kung bukas lang eleksyon, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Mayor Vico Soto po. Ano ang kwentong Vico Soto mo? Maganda po ang pamamalakad dyan sa buong Kapasigan. Ang palibring paggamit sa mga bata ng tablet, pamaskong handog, lahat ng mga kasuluk-sulukan na bibigyan niya, at mga food pack po, tapos mga yung galing sa mga gobyerno na tawag dito yung ayuda na tayo nasa pandemic. Nakatanggap ka ba noon ng Pasig SAP? Opo.
Mayor. Magkano pa, magkano yun, yung natanggap mo? 8K. Tapos yung padagdag, 4K. Mm-hmm. Lahat po kami nakatanggap po dito kahit nasa pinaka-lower ano na po kami. At gusto ko po siya kasi po, lagi po niya inuunang mahihiram. Oo, kaya naman, yan ang kwentong Bicol Soto mo. Okay. O sa darating na eleksyon, 2022, ang mayor mo ay si... Mayor Bicol Soto, number 1! Salamat! Yay! Magandang araw! Okay, ngayon ang tanong ko sa iyo, kung bukas na ang eleksyon at kilala na natin ang tatakbong mayor dito sa Pasig sa halalan 2022, sinong mayor mo, si Iyo or si Vico? Siyempre si Mayor Vico Soto pa rin kasi siya pa rin ang nagpapatibok ng puso ko. Ano ang kwentong Vico Soto mo? Ba't siya ang napili mo? Siyempre, ang kwentong Vico Soto ko is siyempre simula nung naupo si Mayor Vico Soto at nag-pandemic, apektado man kami pero hindi kami pinabayaan ni Mayor Vico Soto. Paano mong nasabing hindi ka pinabayaan ni o kayo, yung pamilya mo ni Mayor Vico? Siyempre una pa lang, yung mga binibigay ni Mayor Vico Soto na suporta para sa amin, hindi niya kami pinabayaan. Tsaka nung kapapanganak ko, talagang nakasuporta yung si Vico Soto. Oy, talaga? Sa panganganak? Yes, of course! I-explain mo sa amin, paanong nakasuporta sa panganganak mo si Mayor? Siyempre, door-to-door yung tulong ni Mayor Vico Soto sa akin. Siyempre, yung namin, yung paanakan namin dito, nagpapasalamat din ako kay Mayor Vico Soto. Dahil doon, napaganda din yung paanakan namin. Yung anak mo, lalaki o babae? Siyempre, lalaki. At dahil dyan, dahil sa sobrang nagpapatibok si Mayor Vico Soto ng puso ko, pinangalan ko pa sa kanya yun. Anong pangalan ng anak mo? Magkaiba lang sila, Nico lang yung anak ko dahil dyan kay Mayor Vico Soto. Ah, katunog! Yes. Kaya Mayor, baka naman. Kaya sa darating na halalan 2022, sinong mayor mo? Si Mayor Vico Soto. Araw po, ma'am! Hello po. Okay, kung bukas lang eleksyon at kilala na natin ang tatakbong mayor, sino mayor mo? Si Iyo or si Vico? Si Vico po. Okay, ngayon, ano ang kwentong Vico Soto mo? Simula nung naging mayor siya, ramdam talaga yung pagbabago. Kasi na katulad ng sa ayuda, sa pamaskong handog na dati, hindi naman yung nangyayari. Ngayon lang naranasan ng mga tao na mabigyan lahat at bahay-bahay pa. Bakit noon po ba, hindi kayo nabibigyan ng mga ganong klaseng pamaskong handog? Hindi po. Yung mga nabibigyan lang po yung mga kasali sa samahan. Okay. Ngayon, ano pa yung mga proyekto, aside doon po sa ayuda at pamaskong handog, ano pa yung mga proyekto ni Mayor Vico na nagustuhan mo at tumatakdaan sa puso mo? ano pa yung mga sa ngayong pandemic, ano pa yung mga na-experience mo sa kanya? Yung mga nilagay niya, ang mga nilalagay ng mga may COVID, yung mga... Ay, quarantine facility. Opo. Yun po. Tapos maganda po yung doon, yung mga ng tao doon, sitwasyon. Talagang lahat po ng pangangailangan ng mga binibigay niya po. Okay. Ikaw ba isang proud Pasigueño? Opo. Okay. Kaya naman, sa 2022, sinong mayor mo? Si Vico po. Ayan. Talama. Ganyan na sa Toto Mas! Comment! Ano ang kwentong Vico Soto mo? Nako, ang number one kwentong Vico ko, simula nung si Mayor Vico na ang naging mayor namin. Dati noon, nangangarap lang ako ng bayong. Ngayon, nasa bahay lang ako, hindi lang bayong. Sinakatok lang sa pinto. Oh, talaga okay. Nga naman. Bakit dati ba sino lang inabibigyan ng bayong? Dati kasi, pwede ba sabihin yung totoo? Oo naman, nasa puso ko. Wala kaming bayong. Hindi ka nabigyan ng bayong dati? Hindi kayo nabibigyan? Kahit nga bayong lang na walang laman, nangangarap ako. Sino-sino lang ba yung nabibigyan noon? Kung sino lang ang sinuwerte. Pero ngayon, ano yung naibigay? Ilang beses ka na ba nabigyan ng pamaskong handog? Simula nung umupo siya, hindi naman ilang beses na, dalawa na. So 2019 na. Kasi nagsimula yun eh. Dalawa na, talagang nasa bahay lang, pinakatok kami kumpleto talaga. Aside doon sa pamaskong handog na bayong na yun na natanggap mo, ano pa yung na-experience mo sa administrasyon niya? Sa administrasyong Vico,
nung nagkaroon tayo ng pandemic, talagang sobrang nakatulong. Talaga siguro pinag-adya na siya nang naging mayor na nagkaroon ng pandemic. Dahil kung nagkataong hindi siya, baka kawawa ang mga tao. Oh, kaya naman, sa darating na 2022 halalan, sinong mayor mo? Siyempre, Biko pa rin! Salamat!